So, alright mga bro, Unreal ceiling installation tayo mga bro dito. Dito po sa may terrace area. Ayan. So, didiretso natin mga bro. So, ayan. Didiretso natin yan. Ayan, ito yung gagamitin natin mga. Kulay beige. Beige ang kulay nito. Yes. Alright mga bro. So, ayan. Kakabitan natin yan dito. So, yung ventilation na ito mga bro, nandito sa gitna. Ito portion na to. Tapos din doon. Ventilation na yun. So, dapat nga yung ventilation nito dito sa portion na to. Kaso nagkamali yung butas yung pinag-orderan nito mga bro. So, no return, no exchange. Kaya wala kami magagawa kundi ikakabit kahit yung ventilation na sa gitna. Alright mga bro. So, yan. So, wala namang problema doon kasi ventilation na naman. Kaso, kakaiba siya. Dapat nasa tabi ang ventilation natin dyan mga bro. Alright mga bro. Alright, mga bro. Ito po yung nire-relates mga bro. Yung portion na to. Kasi ito, yung maliit na to, sinusok-sok po yan dito mga bro. Gaya ng ganyan. Ayan. Kaya yung rivets nandito sa ilalim, hindi siya makikita. Makikita yung mga bro. So, sinusok-sok yan pala. Sok siya yung ganyan. Diretso na siya. Alright mga bro. Ayan. Ganyan lang pagkabit ng spandrel mga bro. Alright. Ganyan lang. Yan po yung para sa lahat ng beginners. Sa lahat ng gusto mo tabit ng spandrel. Ganito lang. Saklob-saklob lang yan mga bro. Yung tinira ito mga bro.
So ayan mga bro, yan po yung ventilation natin mga bro. Yan. Pagdating sa spandrel mga bro, ang style lang ang paggagawa ng spandrel na ceiling mga bro. Puro suksok lang yan mga bro, puro suksok. Ngayon napapansin niyo yung rivets niya mga bro. Yan. Suksok lang po siya diyan yung kabilang gilid mga bro. Sinusuksok kaya hindi siya makikita. Alright mga bro. So pagdating sa sinabing ventilation mga bro, sa spandrel, ganyan ang ventilation niya mga bro. Yan. Yan ang style niya sa ventilation, sa spandrel. Pagdating naman sa kahoy, iba rin ang ventilation sa kahoy mga bro. Parang louver style siya. Alright mga bro, kung makikita niyo mga bro. Pero sa spandrel, ganyan. Yan. Alright. So, yan ang tips ko sa inyo mga bro. Once na magkabit kayo sa ganyan, nakasuksok yan mga bro. Papakita ko sa inyo mga bro kung paano ang pagkabit ng actual ng mga bro. Sa mga beginners lang naman eh. Para sa mga beginners lang itong tutorial na ito mga bro. Alright. So, pakita ko sa inyo mga bro paano. Yan kaganda mga bro. Yung spandrel ceiling natin mga bro.
Ganito ang ganda yung spandrel ceiling natin mga bro. Ayan, focus natin. Ayan mga bro. Ganyan siya kaganda. Ayan mga bro. Ayan. Ganyan siya kaganda. So, itong portion na to, pipix pa po natin yung mga bro. Re-rebits po natin yan. Ayan. So, pagdating sa mga ganyan mga bro. Ayan. Ganyan lang yung sistema niya mga bro. So, sa mga hindi familiar paano magbilog ng ganyan o paano iliot yung ganyan. Karton lang din ang katapat po niyan mga bro para makuha mo yung bilog niya mga bro. Alright mga bro. Para makuha mo yung elevation pantay niyan sa bilog. Karton lang na direct, straight na karton. Yung ipapattern nyo yan mga bro. Karton lang yan. Alright mga bro. So yan. Ito yung ventilation natin. Ayan, napakaganda mga bro. Lalo-lalo na kung mabuto lahat mga bro. Alright mga bro. So sa lahat ng mga eaves ng roof nito mga bro. Yung eave ceiling na yan mga bro, gaya ng mga ganyan. Puro spandrel po yan mga bro. Gaya ng ganito. Paikot ng bahay mga bro. Alright mga bro. So ayan. Yan po yung activities natin ngayong araw. Kalahating araw lang pala. Alright mga bro. So ayan.